to my channel, Kashie TV. Magluluto tayo ngayon ng ginataang bilo-bilo. Itong ating mga ingredients. Meron tayong kamuting kahoy, kamote, saging na saba, langka, sago, asukal, at bilo-bilo. Give it to me like... Gagamit din tayo ng gata ng nyog. Dalawang pirasong nyog ang ginamit natin dito. At pinigaan natin ito. At sinabawang ko ito ng apat na basong tubig. At hintayin lang natin ito na kumulo. Pag kumukulo na, pwede na natin ilagay ang ating sugar. Brown sugar ang ating gagamitin, kalahating kilo. Ilagay na natin itong sugar sa ating pinapakuluang gata. Haluin natin ang sugar hanggang sa matunaw ito. Ayan, pag kumukulo na, ilagay natin ang ating kamuting kahoy. Isunod na rin natin ang kamote. Pakpan natin, hayaan natin kumulo. Inuna natin ilagay ang kamote kasi matagal maluto ang kamote, kaya inuna natin yun. I-check muna natin. Check natin yung kamote at yung kamote kahoy. Matigas pa. Panulit natin, hayaan natin kumulo. At ilagay na natin ang ating bilo-bilo. Ang ating bilo-bilo ay kalahating kilo. At halu-haluin natin ito para hindi dumikit sa kaserola. Pakpan ulit natin para mabilis maluto. Check natin kung malambot na. Yan, medyo matigas pa. Lutuin pa ulit natin. Ilagay na natin ang ating langka. Ang ating langka ay 200 grams. At ilagay na rin natin ang ating sago. Check natin ang ating ginataang bilo-bilo kung okay na ba siya. Yan, medyo matigas pa. Pakuluan pa natin to ng 10 minutes. Thank you.
haluin lang natin ito hanggang sa tuluyang lumapot ang ating bilo-bilo. Tikman natin kung okay na ba yung lasa niya. Okay na okay yung lasa niya. Katamtaman lang yung tamis. Pwede kayong gumamit ng glutinous rice flour para lumapot. Yan, pwede na natin i-off ang ating kalan. At luto na ang ating ginataang bilo-bilo. Luto na ang ating merienda.